Tingnan, nagsampa ng 100 million piso libel at cyber libel case si Senator Manny Pacquiao laban kay Pastor Apollo Quiboloy sa Makati City Prosecutor's Office ngayong araw, September 14. Nagugat ang kaso matapos umano'y akusahan ni Quiboloy si Pacquiao ng maling paggamit ng pondo para sa hindi natapos na Sarangani Sports Training Center na nagkakahalaga umano ng 3.5 billion pesos. Ayon sa kampo ni Pacquiao, ang tinutukoy na 3.5 billion piso pundo ay inilaan sa Philippine Sports Training Center sa Bataan. Ito naman ang sari-saring mga komento o reaksyon ng mga tao matapos magsampa ng kaso si Manny Pacquiao. Basahin natin ang kanilang mga reaction at comments. Napakadami, hindi ko na ma-view ang previous. Ito. Sabi nila, Aileen Andalis Mananguete, pag ito naging presidente, lahat ng bumatiko sa sampahan ng kaso. Sabi naman ni Emma Chubby, ganyan si Manny pag inaapi. Katulad noon, ikinaso niya ang mali na desisyon ng referee at nanalo si Manny. Ngayon kung haka-haka lang ang kang Quiboloy, maghanda na siya bilang isang senador, hindi bilang mananampalataya. Sabi naman ni Carlo Tanya, tae na, lakas talaga ng tama ng suntok ni Ugas sa'yo. Hindi ka mananalo kay Pastor at appointed ng judge ng earth yun. Yak, maiimpirno ka. Wit mo at gagandi ng kaso yan at 1 billion ang bayaran mo pag natalo ka. Sabi naman ni Arvin Solayaw, balat sibuyas ng upaw pa ang utak. Hindi ka nga pwedeng maging presidente. Punch drunk ka na talaga, Pacquiao. Tinatanong ka lang dapat magpaliwanag ka, hindi yung magsasampa ng kaso. Amoy tae at utak tae. Yun talaga, Pacquiao. Sabi naman ni Ed Kaguri, kawawa naman si Manny Pacquiao, umiiyak na ng dahil doon. Sabi naman ni Artemio Gaco, please don't delay ang tagal. Ang haing mo na ng kaso, papatay-patay ka, Pax. Ang tagal nang maghintay si Pastor sa'yo. Sabi din ni Freddy Laxamana, ang bait ng katabi ni Pacman, attorney, magagandang kitaan dyan. Umpisa ang ng lalo pagyaman niyan. Madam, lahat pera, Pacman, ubusin mo. Ha 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 ha. Sabi ni Rolando Coracha, after this time and date, Seth Pacquiao, 21K is laughing at you. 21K. Lance Corgos, wag sana matulad tayo sa Pakistan na prime minister nila ay isa lang hamak na cricket player. Salita ng salita, di alam ang sinasabi. Sabi naman ng foreign zakita niya, Idol, please stay away from politics. Boxing is your passion. I don't think inakusahan ni Kibbs ang pagkakarinig ko. Dinatanong niya kung saan ginastos ang pera. Likib G, haha, masakit, mabalsan ba? Nag-react ba sintinood? Jupabs Wafo, Quiboloy, di ba Panginoon ka raw? Pao Bautista, parang boxing lang ha, 100 million sa libel. Finis ka na, Pax, sabi ni Victor Oneta. Dino Kesman Fianetog, unsa mang kamani? Ngayon lang ako makakita ng magsasampa ng kaso na may presyo na agad na 100,000. Mani ka talaga. Di mo man lang iniisip kung mananalo ka o hindi dahil nasa utak nyo, mani agad. Senador ka ba o hindi? Ikaw naman ang nag-akusa sa Pangulo bago nila kalkalin ang trabaho bilang senador kung may katiwalian ba. Sabi ni Arsenio Obiacoro, dapat alamin ng the libel's number that's the evidence when what, whose, and where's the place sa Sarangani or Bulacan are lupalop ni
lupalop nilagay, it's the same money, pera, ginastos, or corrupts, period. Sabi ni Jeffrey Edad, please, money, maawa ka sa sarili mo at sa Pinas. Kung gusto mo maging positive ka sa masa, wag muna. Di pa ngayon di pa dapat ngayon at di ko gustong ipagkatiwala ang buhay ng pamilya ko sa iyo. Sa ngayon, di ka pa hinog, maawa ka sa Pinas. At sa taong bayan may tamang panahon, wag mo na ngayon magpahinog ka pa. Sabi ni Cesar Rigamon Monteno, marami ka namang pambayad sa abogado, ubos pira mo dyan, walang katapusang appearance, isip-isip. Tingnan natin, ginawa ng pangnegosyo, lupit mo money, mukhang pera ka talaga, dapat ginawa mo ng 1 billion para sa sulit na sulit. Yun ang mga reaction ng mga taong bayan. Isa pa, saan pa to? Mga previous comments, di na mabasa. Oldest. Ayan. Sabi ni Alex Torio, hindi mo kaya si Pastor Kibuloy, Pacquiao. Ubusin mo man yaman mo, hindi mo maipapanalo ang reklamo mo, baka ikaw pa makasuhan yan kahit ipusta mo pa si Aling Dulicia, Diyos ko. Sabi ni Mary Claire, nabuang na talaga, aba, ay paano na lang pala pag ikaw naging presidente, lahat ba ng atake sa'yo? Our basher mo, kakasuhan mo ng libel case? Takot eh, alam kasi niya na may katotohanan sinabi ni Pastor. And nakakatawa pa dyan ay pakpak Christian kuno siya pero di marunong tumanggap ng pagtutuligsa. Naging bubo ng utak ni Pacquiao, Diyos ko. Masakit mabalsan. Sana ba yun? Ito ba gusto nyo maging presidente? Mga ore na yung Pinoy, huwag nyo siyang batikusin or kaya tanungin si Pacquiao dahil kakasuhan lang kayo. Marami siyang pera, pambayad ng abogado. Kawawang mga Pilipino, kung ito maging presidente, take note, hindi malatrilyanis ang banat ni Kibuloy at ng ibang vloggers. Sino ang maniniwala sa katulad ni Pacquiao na sinto-sinto ang utak dahil sa mga bugbog na natamo niya? Tuwing meron siyang boxing match, according to the neurologist, there's a possibility that a boxer will suffer or brain damage because of the head blows. Very sensitive. Imagine PRRD filing a case against everyone accusing him of something mainly because he is the president, a beloved and famous one. And because election is near, pag naging presidente to, wala itong gagawin kundi mag-file ng kaso. Ito ang naalog na utak, ang pira di pala kayang ayusin ng damage mo sa pag-uugali. Delikado pala talaga ang sobra kahang agad ng sarili kakaboxing mo, nawala na maayos sa pag-uugali. Very well, goodbye Manny Pacquiao. Wrong move, Senator Manny. Senator MP, akala mo makuha mo ang simpatiya ng mga tao para kay iboto sa 2022, gusto mong maging presidente pero ayaw mo tumanggap ng mga kritiko, iyakin ka pala, kapag pumasok ka sa politika, ganyan ang buhay, kailangan mong tumanggap kahit anong paninira sa iyo. Si Pangulong Duterte nga, kahit isa walang kinasuhan, kahit halos patayin na siya ng mga kritikong dilawan, binabastos siya, ginawa ng propaganda mga siraan, kahit sa ibang bansa, sila Lenny at Reyes pumunta sa padoon at nagpakalat ng mga fake news laban kay Pangulong Duterte pero hindi ito pinansin ni PRRD kasi alam niya mga batas sa freedom of expression. Dito sa blay ka ng ginawa mo, mahina ang mga abogado mo, mga advisor mo, sila ang magpahamak sa iyo at ito ang simula ng pagbagsak ng karira sa politika. Sana hindi ka magpasusul kaso sa sobrang ambisyon mo na maging presidente.
tuloy na sira ang pangalan mo. Good luck sa karira mo sa politika. Diyos ko. Saan pa? Para lang mapag-usapan, alam ng mga diktador mo na hindi ilipad yung kasong yan dahil kung sa Ricardo, pero para may issue, sige lang, tapos na ang eleksyon. Hindi pa tapos yan at malamang sa sunod na pagtakbo kung may gana ka pa na pag natalo ka sa 2022, maging katatawanan ka lang dahil sigurado talo ka sa kasong yan. Minus pogi points mo yan. Tapos yan. Para sa mahirap, no to Pacquiao, si PRD yung 5 years walang kinasuhan ng live dahil araw-araw nila siniraan pati pamilya. Ikaw, Pacquiao, sobrahan ka na sa pagka-uto. Tuuto dyan sa mga advisor mo at amo mo at upagin mo tax case at corruption sa Sarangani. Hindi ka na makaulit sa among taga Mindanao, miski pa mudagan kagagawad sa barangay. Ay naku mani, alog-alog pa din ang utak kung talaga 100 million ang mukhang budget. Panghalala niya na kulang pa ba yung kinita mo sa laban mo, pero siguro dahil di ka na makakaahon pa sa boxing, malamang matalo ka naman kung sakali. For sure, gawa paraan para magkapundo sa leksyon ha. Pastor ka ba talaga? Maka-Diyos o makapira na ngayon. Sinabihan ko na korap, galit agad. Pero pag ikaw makabintang, kahit walang ebidensya, grabe pumutok, grabe pumutak. Hindi pwedeng presidente ito, iyakin ganyan. Yan pala sa'yo.